Today, guys. Mga master, magandang araw sa inyo lahat. So, nung nakaraan, pag-usapan natin yung tungkol sa depth na tuwain ng kapasitor. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ngayon, ang tatake natin ngayon ay ang Y to Delta. So, shout out ka pala sa aking unicorn, mga kabatch ko sa Don Quixote Paredes High School, batch 1993. Yan, sa Don Quixote Paredes High School. Ngayon, paano ba itong ano, Y to Delta? So, Y to Delta. Yan. Paano ba siya? So, sinin na naman itong Y to Delta. Ito yung Y, yung red. Yung Delta naman ngayon ang kulay black. So, kung ano yung kukuli natin dito, or example, kukuli natin si CA. CA. Example, CA. Yan, kapasitor na yan. So, kung ano ang katapat na hinahanap natin, yan, sa so CA, ang katapat niya ay C3. Yan yung nasa baba. The rest na kasama niya, ito, yung dalawa, naka-multiply. The rest, iyaat, tapos dalawa ulit, multiply. To show you how, ito siya, itaas ko lang ito, para mas magaling, para meron tayong space. So, Y to Delta. Yan. Kita ba sa camera yan? Balikot. So, ito siya. Yung katapat niya, yung CA, katapat niya ay C3. Yan yung nasa baba, which is 1 over C3. The rest, yung katabi niya, yan si 1 over si kapasitor 1 multiply sa 1 over the kapasitor 2. Yan, cross parenthesis. Plus, yung susunod sa kanya, which is kapasitor 2, then kapasitor 3. Then add si kapasitor 3, tsaka si kapasitor 1. So, to show you how, ito siya. See, 1 over the kapasitor 2, multiply natin sa kapasitor 3. Yan. Then, add ulit. Yung katabi niya, si kapasitor 1. So, 1 over the kapasitor 3 multiply 1 over the kapasitor 1. Buray ko lang ito. Pasok natin sa loob. Si kapasitor 3. Yan. All over yung katapat niya. Yan. Tapos, yan. Meron siyang raised to negative 1. Kasi, pag hindi natin nilagay yung meron tayong 1 over dito. Sa C. So, remove lang natin ito. Doon natin ginagay. So, yun. Paano naman kung si kapasitor B ang hinahanap? Si kapasitor B. Yan, same process din. Kung ano yung katapat ni kapasitor B, which is si kapasitor 2, yun naman yung nasa baba naman niya. Like the kapasitor A. So, gawin natin para mas malinaw. Say, 1 over the kapasitor 2. Yan lang yan. Solo lang yan sa baba. Tapos, ito, ito siya. 1 over the kapasitor 1 multiply the 1 over the kapasitor 2. Ito pa rin siya. Same dito, kapasitor, pero dito ay plus. 1 over the kapasitor 2 multiply sa 1 over the kapasitor 3. Then, add tayo ulit. At yung katapat na nga ni kapasitor 3, si kapasitor 1. So, kapasitor 3 multiply sa 1 over, nakanawan kong haba. 1 over the kapasitor 1. Yun. Tapos, all over siya sa negative 1. Yun. Tapos, si kapasitor C, ganun din. Kung ito si kapasitor 3, ay kapasitor 3 tuloy. Si kapasitor C, ang katapat naman niya ay si kapasitor 1. Kaya si kapasitor 1, siya naman yung ating nasa ibaba. Ilagay agad natin si kapasitor 1.
Yun. At yung nasa taas niya, ganun pa rin. So, katabi niya, multiply, at multiply, at then multiply. So, ito siya. 1 over the capacitor 1 multiply sa 1 over the capacitor 2 plus yung multiply niya ulit na 1 over the capacitor 2 multiply sa 1 over the capacitor 3 plus 1 over the capacitor 3 multiply sa 1 over the capacitor 1. Yun, parang yun siya naman ating yan si 1. Then, all over the, raise natin siya sa negative 1. Yan. So, yun siya. So, para mas maintindihan, lagyan natin ng value. Si capacitor 1, gawin natin capacitor, value niya is 10 farad. Yan. At lang tayo para pinakan. Ito, si capacitor 2, 20 farad. At si capacitor 3 ay 30 farad. Yun. So, apply lang natin si capacitor 1. Burahin ko lang si 1, gawin kong 10. Yan. Ito rin, si capacitor 1, napapalit lang ko siya para madali natin makompute na yung ating example. Yan. Kita pa sa aking 2 yan. At ito si C2, murahin ko, gawin ko lang 20. Yan, yung C2 natin, gawin ko lang 20. Yun, punta tayo sa dalawa. Ito rin, so, murahin natin, gawin ko 20. Ito, gawin ko 30. CC3, 30 farad. So, ito rin gawin kong 30 farad. At yung 1 over C1, ito, 10. Binabago ko pa lang yung value, ha? Yan, pag-uwin ko lang yung value. Ito, 20. Ito, 30. Ito, 30. CC3. Ito, CC1 ay 10. Ganun din to. Ang C2, 20. Yan. C3, 30. Itong C3, 30 rin. At itong C1, 10. Yan. Huwag kalimutan yung mayroon siyang raise to negative 1. So, ilan yung sagot? So, compute tayo ngayon. Para makuha natin yung value, ito pala, may naiwan ako. Yung 1 over C3, which is 1 over 30. Ito, 1 over 20. At ito naman ay 1 over 10. Yun. So, makukuha na natin. Compute tayo ngayon. Compute. Oops. Compute tayo. 1 over tama na ako ng pinbot sa calculator. So, ang sagot, yun. 10 over 3. Yan. So, ang ating CA natin ngayon ay 10 over 3. Or, ilan siya? 3.33 farad. Yun. Ang ating CB. Kaya ang ating CB naman, ang ating CB, so, multiply ulit sa CB. So, same lang naman yun nasa itaas niya. Kung mga kasili nyo, same lang. Ang nagbabago lang dito sa ating y to delta, which is yung nasa ibaba. Yung anong katapat na hinahanap natin. Yun lang naman yung nagbabago dyan.
So dito ay 20. Kaya ang sagot sa ating CB ay yung 5. CB ay 5 para yung. At ang ating CC, yung capacitor C natin ay 10 farad. So, kita ba ito? 10 farad sa CC. So, yun po. Yan. Simple lang naman po yung ating mathematics. So, yun po muna. Hanggang po sa muli. Maraming po salamat. At sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po para masundan ang ating mga gagawin para susunod na po natin yung... So, lipat na po tayo ng ano, matapos na po tayo sa capacitor. Susunod na po tayo sa iba, either resistor, or relay, or transistor, mga switching na tayo after mo. So, saka tayo pupunta ng mga board. So, for now, yan po muna. At suggest ko nga po pala, sa mga... Alam ko, yung iba dyan na nanonood is Vaticano na. So, inumpisa ko pa lang po muna sa basic para po masundan po ng iba natin makasama ng mga nais din matuto sa electronics. Kasi sa electronics, every year nag-upgrade. Hindi po kita tapos na kami ng electronics ng ilang taon, limang taon o anim na taon, tapos na. So, hindi po ganun. Ang electronics po, patuloy na sa pag-undad. So, hindi ko na natapos na po kitrabing ka lang yung gagundang. Patuloy pa rin po kami nag-aaral po sa electronics kasi ang dati, mga maliliit ay mga malalaking pyesa, ngayon, chips na lang. So far so on, yung mga ating mga gamit, baka bago at dumating sa bahay, nire-remote muna na pwede ka na magluto using cellphone lang, using gadget. May mga robotics na ngayon na lumalo. Yung sasakyan mo, wala na yung mga mga engine-engine na yan. So, magiging solar na. Using the electronics. Yun po. So, sinasabi ko lang po rito, hanggat bata pa, hanggat possible pa na makapag-aral ng electronics, aral na po tayo. So, kami po ng mga vlogger, willing naman po na isa din ang aming kaalaman sa ating future para po pagdating ng araw, ang Pilipinas po, o pagka-Pinoy ka, at alam mo yung electronics ang kasayba. So, sana po mga ginagawa natin ay maging may kahihinatnan para po sa iba. Hindi man sa ngayon, pero sa mga susunod pang araw. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Tagad po sa muli. Thank you.